Dito na naman tayo mga kaibigan. Yan, dito na naman tayo sa tuktok ng gusalin ito. Yan, kita nyo yan, ang napakaganda kong kamatis. Sa dalawang piraso pa ang bunga pero marami siyang bulaklak. So, yan, yung dragon fruit ko. Dito kung makita nyo yung una kong video, wala pa siyang gulong. Ngayon ay may gulong na. Handang-handa na yan sa pamumunga niya. So yung part ng aking garden sa kabilang side, eh hindi ko na siya binidyohan, pinicturan ko na lang. Kasi masyado mahaba yung video ko pag nag-akit-akit ako sa hagdan doon. So, ayan mga kaibigan. Yung pinakita kong kunla sa inyo nung nakaraan, ayan na oh. Ayan na oh. Ayan na, nakalipat na yan sa paso. Bibilangin na lang natin uli yung tatlong linggo. At magiging ganito na rin yung magiging ganyan na rin yung mukha niya, no? Ayan oh, malaki. At ang tataba. Ayan oh. So, ayan. May mga nagtatanong, mga kaibigan, kung ano daw yung binhi na ginagamit ko, kung bunga na ba ng tanim ko o hindi pa. So ang ginamit kong binhi dyan, yan ay binili ko lang sa binili ko lang sa tindahan sa Jazz Mall, Biz Hardware. Yan. Alam nyo na mga kaibigan, kung gusto nyo maghanap ng mga buto-buto, doon po sa SM Jazz, may Biz Hardware doon. Marami kayong mapagpipilian ng mga buto. So, siguro sa susunod, pag nagtanim ako, pag naubos yung buto ko, mamimili ako ng maganda ang tubo. Yun ay aking palalakihin para pagbungahin ko, para hindi na ako bibili ng buto. Ayan. Nasagot na yung mga ano, katanungan. Kasi tagal na daw nila hinihintay yung ano. Baka may magtanong naman kung paano ba yan katutubuin. So halimbawa, ganyan. Mayroon kang isang paso na ganyan, pwede mo yan lagyan ng mga limang pirasong buto. Yan, limang piraso. Diyan ka magpunla. O kaya pwede namang diretso muna yan, isang buto lang. Pero kung wala kang paso na nakahanda, kahit isang paso lang muna, pag samasamayan mo doon, lima o mahigit pa, hindi lang sila masyado magsisiksikan. Tapos pagkatapos ng ito kasing sa akin, yung nauna kong nilipat, isang linggo nilipat ko na. Ayan na oh, malaki na yung dahon niya. Ayan oh, kailan lang yan nilipat ko? Nung wibis. Ayan oh, wibis ko yan nilipat. So yung kasabayan niya na nilipat ko kahapon, araw ng linggo, yan pa lang. Oh. Ayan oh, maliliit pa sila. So ibig sabihin, kahit nilipat mo yan ng medyo ano pa, medyo maaga pa, isang linggo, pwede na. Kasi mas mabilis siyang tumubo pag mas maaga mo siya ililipat. Basta yung mayroon na siyang ugat at mabubuhay na talaga siya. Yan po. Pag habang nag-iipon kayo ng paso, pwede nyo nang isa-isahin sa paglipat yung ano nyo, mga pinunla nyo, para hindi siya tumanda.
mas maganda pag ilipat nyo siya ng mas maaga pa. Ayan, itong isa na yan, parang medyo tamaan siya ng malakas na ulan. Ayan, medyo na ano siya. So, hanggang dyan lang muna tayo. Ayan po, maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay huwag kayong magsawa upang marami pa kayong matutunan na mga kaalaman tungkol sa pagtatanim ng mga gulay. Yan po, maraming salamat.